So, what's up sa mga repa ko? Welcome sa panma. What is up mga repa? Welcome sa panbagong vlog natin para sa araw na to. At ngayong araw na to ay... Today is... Webes. Today is Webes. So, Miyerkules, kinuha natin yung motor dun sa motor trade. Tapos... Hindi na ako masyadong nakapag-video eh. Nawala na ako sa sarili ko. Nakita ko yung motor eh. Anlatak na ako eh. Gusto ko sana mag-video ng video dun eh. Kaso, hindi na ako nakapag-intro dun. So, binidyoan ko na lang yung motor. Tapos, ayun, kinuwento ko na lang yung mga nakikita ko dun sa motor. Yung mga comment ko. Pero, hindi naman siya bad na bad talaga yung condition niya. Talagang magagamit mo na actually as is yung pagkakuha ko. Pero may mga onting problema pero madali lang naman solusyonan. Ito namang ano, yung pagkuha ko kahapon, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga naging experience ko. So, eto, panoorin nyo na lang yung mga nangyari kahapon. So, tara, puntahan na natin yung binili kong motor. Ito, Mio Sporty 2014 model. So, side mirror niya, makikita niyo isa na lang. Kaso, ito palang kaha. Ayan, meron siyang crack. Kaya, papalitan na yan. Pero pwede pa naman niyang maremedyohan kapag ipinturahan na, lalagyan na lang ng masilya. Itong tapalodo, wala na. Nakalawlaw na siya kung makikita. Ayan o. Wala na siyang tornilyuhan. Nakakapit na lang siya. Kaya baka malaglag pa yun sa daanan, mahirap. Tapos, itong kaha niya, okay pa naman. Itong, ayan. Natawaran pa? Tignan natin. Alam ko, ano yung 18 eh. Malinis na malinis pa yung kanyang gas tank at yung ito yung compartment. Okay na okay, makinis. Tapos maganda pa yung galaw ng upuan niya. Dito naman sa may plate number. Nakarehistro pa siya kaso malapit na rin siyang magpaso. Kaya paparehistro pa rin natin. Dito naman tayo sa Tambucho. Okay naman yung tunog niya, tapos meron rin siyang heat guard ka. So, ayan, nangangalaw na rin yung tube niya. Yung pipe, baka ano rin yan, baka mabutas rin kalaunan. Kasi itong gulong, okay naman siya, makapal pa. And makikita nyo pa yung mga engraved niya na pampakapit yan sa side. Makikita nyo dyan yung kapal eh. Tapos, itong airbox, hindi pa yung nakakabit sa carburetor. Tsaka wala yung mga tornilyo, kaya mamaya papalitan natin yan. Ito, rami ng dumi. Pero hugas lang yan, tiwala lang. Malilinis rin natin yan. Kasi shock, ganda. Hindi na stuck yung shock nya, ano? Tingnan natin. Yun, ganda ng shock. Hugasan lang yan, ang ganda na yan. So, tignan na lang natin pag nahugasan na natin yan. Itong makina niya, okay pa naman. Sa panggilid, wala nga lang cover. Tapos, ayun, walang kickstart. Wala siyang kickstart, tapos walang mga take. Pero, meron na siyang push start. Itong center, ay side stand niya, ano, nakapang lowered, kaya pag ginilid mo siya ng side stand, higang higa talaga. Ayan, wala siyang kickstart. Ayan, tingnan natin. Pero meron naman siyang push start kasi bago naman yung baterya niya, kaya malabong pumalya yung push start niya. Ito,
tignan naman natin yung kanyang bangka. Yung mga bangka, yung bangka kasi niya, ayun, walang tornilyo, tsaka puro naka-strap lang. Pero okay pa naman yung mga ipin niya, kumakagat pa dun sa mga lock. Kayusin natin yan. Naman tayo sa ilaw. Ayan, kainis pa. Pero i-restore natin yan. Sa mga next video, tuturo ko kung paano mag-restore ng ilaw. Side mirror niya, nag-iisa na lang. Ayan, wala sa kabila, oh. Tapos, ayan, yung maganda pa, ayan yung papel niya. Linagay ko na dyan para pag-uwi, madadala ko. Itong seat cover niya, maganda pa naman. Ayan. Ayusin muna natin yung airbox. So, ayan na, nakita nyo. Tinanggal na ng kuya ko yung upuan para magkaroon ng access dun sa ilalim. Dun sa makina. Ayan o, makikita nyo, hindi nakakabit. Buti na lang yung kuya ko, meron pang extra. Ayun. Dun sa kaibigan niya, nakuha niya to. Ayan, kakabit natin yan dito sa motor na nabili natin. Yun, okay pa, kompleto po, may hose, kompleto pa, may laman rin siya eh. Ay, sana naka-bluetooth ka pa. Okay na, okay, panalo tayo dito. At ito, uy, bago pa pala yung carburetor, oh. Hindi ko napansin. Okay po, panalo talaga. Ganda, okay to, okay. Ganda ng takbo nito pag naayos. Kaya, pag naayos to, bibigyan ko rin agad kayo ng review ng takbo niya. Ang ganda nung ano. Ganda nung magiging takbo nito bago carburetor. Isipin nyo ha. Repo lang. Pero bago yung carburetor. Tapos mura mo lang mabibili. Panalo ka na talaga dito. Ayun o. Ito lang problema. Ayun, tanggal na. Mr. Z. I'm looking for someone to hold, someone to care, someone who's there. Masaya ba? Masaya? Balik tayo. Okay lang? Yeah.
someone to hold, someone to care, someone who's there. I try to find someone who's me and knows how I be, cause take it from me, I don't wanna be lonely. Nakakuha natin ng motor kahapon, may mga ginawa pa akong dapat gawin. So ang ginawa ko, linagyan ko ng takip yung engine niya sa panggilid, tapos linagyan ko ng tamang kulay ng tapalodo, yung kulay itim, kasi pag kulay blue parang hindi mas ano eh, parang hindi akma yung kulay. Tapos yung pangatlo, yung lever. Yung lever niya pinalitan natin, no. Kasi yung sa ano niya, brake niya sa kaliwa tabingi na. Kaya ayun, na remedyoan ko pa naman, tinanggal ko yung lever, tas binend ko, buti hindi nabali, kasi yung mga lever kapag nabali na yung bumalik ko, alimbawa nabagsak yung motor nyo, pag bumalik ko na yun, mahirap nang ibalik, kaya ang nangyayari dun, napuputol kapag binalik mo pa, kasi naunat na yung ano nun eh, naunat na yung bakal, diba parang yung alambre, kapag yung alambre binali niya ng paganyan, tapos binali niya ulit, mahina na yung pundasyon niya dito sa gitna. Kaya pag binali-bali mo, pwede mong maputol. Kaya mahina na yung pundasyon nung brake niya sa kaliwa. Kaya ayun, isa rin yan sa mga una natin papalitan kapag nagkaroon na tayo ng budget. Pero sa ngayon, isipin muna natin yung yung oil seal sa shock sa harap, kasi pa sira na daw, sabi ng kapatid ko si WDJ, siya kasi nag-ayos nun yung motor na yun, kaya yung lumandar ngayon dahil inayos niya. So by the way, yung motor pala na yun nabili namin ng repo, tapos 17,000. Actually, nung una yun, 20,000. Tinawaran ng kuya ko, 18,000. Tapos, naging 17,000 nung ano, yung nagkita na sila. Pero, sulit na sulit talaga dahil umaandar. Ganda ng makina, ganda ng takbo. Nung inuwi namin dito, na test drive ko, hindi ko alam na video yan, pero, gawa tayo ng iwalay na video niyang pag-review. So, pagtapos yung panawarin video na to, don't forget to subscribe this channel at mag-like rin kayo sa video na to, at pindutin mo na rin yung notification bell sa baba sa gilid ng subscribe button para updated ka sa lahat ng mga video na ina-upload ko. Kung meron ka namang comment at suggestion, pwede mo naman sabihin yan sa ating comment section sa baba ng mga suggested videos. So that's all and have a good day.